Ah, ito. May isa pa akong papakita. Maganda ito eh. Ah, ah. Pati ito, isa pa ito si, ano? Si Ontiveros. Pakialamero din. Hindi po makaapekto kahit pa yung pag-appear doon ni Duterte at ni VP Duterte. Lalo magtataka ang tao siguro. Ako nagtataka. Bakit nag-effort pa silang dalawa na dumepensa sa isang tao na akusado sa mga napakasiseryoso at mabibigat na offenses laban sa mga pinakabulnerable sa ating lipunan? Mga batang pinili. Naksaman eh. Yung mga style na ganyan. Bulok na yung style na yan eh. Yung sasabihin mo kagad na mga inosenteng, mga bata, mga kababaihan. Mga inosenteng, mga batang, mga kababaihan. Bakit nyo kailangan ipagtanggol ang mga nag-alipusta sa mga batang, mga kababaihan? Buloy mag-imos, mga OFW na inuha sa kanila yung remittances nila, hindi na umabot sa mga pamilya na walang pa ng bahay, ang katulad ni Miss Renita dahil hindi na mabayaran ang mortgage. Yung mga Pakikialaman mo na naman yung gift-giving, love gift nila eh. Ito si Ontiveros, alam mo kaya ka sumasablay, ha? Ontiveros? Kasi pinakikialaman mo yung sistema ng relihiyon nila eh. Uulitin ko ah, hindi ako parte ng reliyon nila. We may have different belief in giving, pero hindi ko pwedeng kontrahin yun eh. Ganun ang paniniwala nila eh. Yung mga hardinero nga daw, sabi ni Boss Dada, nagtatrabaho doon ng libre. And because they are doing it, alam mo kasi, yan talagang hindi maunawaan ng iba. Maniwala kayo sa akin. Ang hirap unawain yan eh. Lagi ko na itong pinaliliwanag. Meron talagang mga ganyan tao that they believe in really storing up treasures in heaven. Alam mo po ba yun, madam? Hindi, para lang sa kaalaman mo, bigyan kita ng konting pangaral sa buhay. Meron po kasing sinabi ang Biblia eh, na do not store up treasure here on earth, but store treasures in heaven. That could be literally or in figure. Ano ibig sabihin nun? Figuratively. Ano ibig sabihin po nun? Kung wala kang pera, pwede yung talent mo ang ibigay mo para sa kaharian. Ibig sabihin, nagtatrabaho ka nang libre. Madam, hindi ho ako nagtataka dyan dahil ginawa ko ho yan. High school, college, I was a drummer of the worship team and I'm leading the worship team in college hanggang nawala ko sa church na yun without salary, without allowance, without honorarium. Isipin mo to ka, madam, ha? Hindi ko to pinagmamalaki. Sinasabi ko sa iyo to para maintindihan mo ang takbo ng iglesia. Doon sa church na yun, pumupunta ako ng alauna ng hapon. Alauna to ng hapon, ha? Nagse-set up ako mag-isa. Mag-isa. Minsan may kasama, pero kadalasan mag-isa. Magse-set up ako ng banda. Ako pa yung magda-drums. Ako pa yung namumuno doon sa worship team na yon. Doon ko nga na-meet si Mocha bilang worship leader, eh. Totoo yan! After nun, nakauwi na yung church, youth fellowship yun eh. Ako pa rin ang nagkumalas ng gamit. I'm doing that because I feel that's my service to God. Hindi ako nagreklamo. Hindi ko inisip na servisyo ko yun dun sa aming pastor na Sister Gina Atencio. O, Google mo. Youth fellowship na Bread of Life. Hindi ko rin inisip yun na servisyo ko yung kay Pastor Butch Conde. Hindi. Iniisip ko yun because the Bible says store up treasures in heaven. Eh, wala akong treasures. So, ang treasure ko nun, yung talent ko. Yun yung binigay ko. Yun yung aking servisyo. At yun ay, bakit mo pakikialaman yun?
Sinasabi niya kasi yung remittance ng ano, eh kung yun yung kanilang sistema. Ang sistema kasi daw dyan, although, again, I'm not saying na tama yun o yun ay biblical, eh yun ay problema na ho nila yun. Ang sistema nila dyan, ang lahat ng mga membro nila, binibigay ang buong buo, lahat, para sa iglesia. Tapos yung iglesia, sila ang magbubuhay dun sa church. Ganun ang sistema nila eh. Anong gagawin mo? Pakialam mo yung church? Eh kung ako sa'yo, magtayo ka na lang ng church mo sarili. Naintindihan po natin. Again ha, hindi ko sinasabing tama yung ginagawa ng church niya. Pero wag niyong pakialaman. Patakaran nila yun eh. Eh kung ayaw nila, voluntary naman yun, pwede ka namang umalis. Lumayas ka na. Alam mo kaya nga ako natuwa eh. Alam mo kung bakit? Ha? Kasi may pinipirmahan sila eh. Gusto mong umalis? May pirmahan ka din. Ibig sabihin, when you sign something, Charles 8 Gaming, salamat po. When you sign something, ibig sabihin you are freely, freely, importante yon, agreeing doon sa nakasulat sa papel na yon. Mas pwede pa nga akong magdemanda eh. Bakit? Doon sa church namin, walang pirma-pirma eh. You just become a worker. You attend. And when you become a worker, you serve. Walang pirma-pirma yon. Pero walang nagreklamo sa amin. Kasi it's a service to God. Sa kanila nga, may pirma pa. Ibig sabihin, you totally understand kung ano yung pinasok mo. You understand? Really? Oh, sign ko. As a worker of the kingdom, kailangan may... Kasi ganun ka... sa totoo lang, nagulat ako dun. May libro silang codes of conduct. Kailangan... Ayoko nang basahin. Feeling ko, bagsak ako sa lahat dun. Ayoko nang basahin. Hanapin ko sana kung pwedeng kalbo dun. Pwede nag-a... Kasi may mga ganun church eh. Totoo, may iba-ibang church na kailangan nasa kaliwa ang lalaki, nasa kaliwa ang babae. Eh, paano ko yung bakla? Pwede mo ba sabihin, ah, hindi pwede yan, hindi pwede yan. Kailangan, merong pwesto rin ng mga bakla. Kaya nga, di ba, tinututulan ng ibang mga church. Hindi ko sinabi si Kibuli Tutol dito, ah. Di ba may mga ibang church na tinututulan yan? Bakit kanyo? Kasi doon sa Soji Bill na yan, wala kang lusot. Kahit church ka, kailangan ka sumunod. Bigyan mo ng espasyo yung mga bakla. Eh, paano kung nang patakaran nila dito ang lalaki, dito ang babae? Anong gagawin mo? Pakikialam mo yung church. Yun yung pinaglalaban ng mga Christian church na sinasabing, etong Soji Bill na ito, di umano ay, maano yung, sige, may karapatan kayo, pero yung kalayaan namin, tatamaan nyo. Kasi doon sa Soji Bill na yon, bawal na nilang i-preach na yung homosexual is a sin. So what do I mean? As simple as this, even if you don't like it, even if you don't believe what they believe, wala kang pakialam. Yun ang katotohanan dyan, Ontiveros. Makinig ka. Ay na. Paulit-ulit na ginagahasa alang-alang sa appointed son of God. Paulit-ulit na, tinan mo, diyan pa lang sinabi mo ng ginagahasa na ni Kibuloy. You are hiding behind diyan sa hindi ka madedemanda. Diba? Mantakin mo, sinasabi mo na ngayon na ginagahasa. Guilty na kagad yung mama? Nakita mo ba? Hindi, tanuin kita. Ah, pina-DN mo yung yung ni Kibuloy? Para malaman mo na talagang ginahasa? Hindi o, di ba? Tanungin ko kayo. Pina-DN niya iba niya yung Hindi. Mali eh. Napakamali talaga eh. Sabihin mong ginahasa dahil lang merong isang
nag-akusa? Korte ka? Kailan ka naging judge? Tanungin kita, Ontiveros, kailan ka naging judge? Judge ka ba? Tapos sasabihin ninyo, sumipot ka dito. Hindi. Kung kayo nasa katama, nasa tamang pag-iisip, nasa na yung, ano, tama, yung sinasabi nito isa eh. Nasa na yung presumption of innocence. Diba? Na ikaw ay inosente until mapatunayang ikaw ay nagkasala ng korte. Korte. Ulitin ko. Korte ang dapat magpatunay na ikaw ay nagkasala, hindi ikaw, Ontiveros. Tapos, expect mo na gusto mong dumalo si Kibuloy? Tinawag mo siyang rapist na? Sinabi mo, oh, ginahasa na appointed son yung akusasyon sa kanya. Yung mga babae na... Mga babae na... Paulit-ulit na ginagahasa na alang-alang sa appointed son of God. Sana yung effort nilang dalawa, binuhos na lang sa wakas pagdepensa sa ating mga... So, kinukundi na niya yung pagpunta ni Duterte at saka ni BP Sara doon sa event. Kasi nga daw, nag-effort dito sa ginagahasa. Anak ng wete. Mali eh. Mali ho yun. Oh, tama nga yung sinabi dito eh. 7 years, tuloy-tuloy na ginagahasa. Nagsabi lang siya ngayon. Ito, usapang mature lang ito, ha? Usapang mature to, walang kalibugan. Seven years kang ginagahasa. Tapos bigla mo na lang na-realize na ginagahasa pala ako. Hindi kaya sa kalagitnaan nun, medyo nagustuhan mo na rin. Tapos yung bandang dulo na hindi ka na ginagahasa, ay, sandali, ginagahasa pala ako. Yeah, tanong ko lang naman yun. Ako, nagtatanong lang naman ako. Ayoko sana itong tanong pero kailangan ko ito itanong. Ranila Del Rosario, salamat po. Eto, tanong ko lang naman sa mga kababaihan. Ayoko sanang sabihin to pero as much as possible, I will ask this question in a very, very non-bastos way. Non-bastos way. Kung kayo ho ba, ginawa sa inyo yon, aabutin pa kayo ng 7 taon bago kayo magsumbong. O pagka siguro, hindi ako maintindihan ko pa, kunwari 1 buwan, ganun. Kasi talagang natakot ka. Pero 7 taon, 6 taon. Hindi, kayo, kaya nga sabi ko nga sa inyo, kayo ang sumagot eh. Hindi ako, kasi hindi naman ako pwedeng... Siyempre, agad-agad susumbong nyo, di ba? Tama naman eh. Hindi natatagal ng 1 taon yun. Maraming isda at mga kasundaluhan natin at Coast Guard laban sa pagbubuli sa Gina. So, walang maka... redirect or walang makaka-pigil sa patuloy na pagsingil ng account. Alam mo, nung nandun nga kami, yung mga babae doon na magaganda, na mas posible na kung talagang totoo na ganun si Pastor,
May malamang mas posible ito mga to. Siguro kung nandun kami, nagwala na yung mga yun, nagsumbong na. Alam nyo kung bakit? Alam mo yung ini-expect ko nga doon, sobrang tight ng security. Hindi. Mas madami pa ako siguro. Wala akong biro. Hindi ho tight yung security. Ibig sabihin bakit tight yung security? Para, sandali, baka mamaya may pumiyok dito, may mga vloggers. Biglang pumiyok. Biglang merong umamin dito. Kasi ganun yung mga kulto eh, di ba? Yung pinipigilan yung mga membro na magsalita. Yung mga babae doon na magaganda, tuwang-tuwa pa. As in, yung happy sila, naka-smile, wala kang amoy mo naman kasi yun eh. Hindi naman tanga kami. Amoy mo yun kung merong there's something happening here. Sobra ka ngang parang nasa langit. Hindi naman ko sinasabing gano'n na tama na si Kibuloy. Pero hindi ko sinasabing perfect religion si Kibuloy. I'm not saying that. Pero wala kang maaamoy na merong ganong nangyayaring pang-aalipusta sa mga tao doon sa loob. Tuwan-tuwa. Enjoy na enjoy. Happy sila. Yung vibes sila napaka-positive. And they are allowed. Actually, hindi ko nga alam na allowed mag-video eh. Kaya hindi ako nag-video. Honestly, hindi ko alam na, akala ko kasi it was somehow private. Tapos alam ko pandarating, kasi pagdarating si Pangulong Duterte, talagang kahit na hindi na siya presidente, kasi allowed pa rin ho siya na may PSG, tapos may PSPG pa siya. So alam ko na it's very secret, hindi naman secret pero hindi bawal mag-video kasi matik na ho sa akin yun eh. Pag may event ako, pupuntahan si Pangulong Duterte, no ang video dyan. Unless ipaalam mo. Okay? So pag pinaalam mo, okay yun. Dati nga minamarkahan pa nila yung camera eh. So ngayon, akala ko talaga hindi allowed mag-video. Eh yung pala, pwede pala mag-video nung nandun si Pastor Kibuloy kaya hindi ako nakapag-video nun. Eh, isipin nyo, kung merong nagaganap na hindi maganda doon sa compound. Kasi alam mo, malikot yung isip ko eh. Hindi po ako tanga katulad nung mga iba. Hindi ko sasabing yung mga vloggers ha, baka akala nyo. Ibig sabihin yung iba na makokontrol mo lang. Ako ho yung tipo ng taong hindi mo makokontrol. Kaya nga ako ganito eh. Totoo. Alam mo, kung may naamoy ako doon na there is something happening here, magsasalita talaga ako. I will not allow that na nangyayari sa harapan ko, nakikita ko na merong kabalastugang nangyayari dito. Tapos tatahimik lang ako dahil kaibigan ko, hindi ko gagawin yun. Pero wala akong naamoy. Inamoy ko talaga. Yung mata ko malikot. Tinitingnan ko talaga bawat isa. Oo. Lalo ni mga bagaganda. Hindi, joke lang. Tinitingnan ko talaga, ino-observe ko lahat. Ino-observe ko kung ano yung nangyayari sa paligid. Hindi lang doon sa pinagdadalhan sa amin, sa pinagpapasyalan. Hindi. Pati doon sa mga hindi, tinitingnan ko talaga. Sinisigurado kong walang nangyayari. Kasi, I will not. Again, alam nyo yan, kayo mga banateros. Hindi ko ibebenta ang credibility ko for the sake of one person. Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo yan. Ang pinangangalagaan ko yung credibility ko. Bakit? Yang lahat ng politikong nakikita ninyo matitigok din. That's the truth in life. Lahat ng mga politikong nakikita nyo nakaupo ngayon, mawawala rin yan sa kinauupuan nila. Pero yung credibility mo, hindi yan mawawala. Kaya pang-alagaan mo yan. Wag na wag mong isasangkala ng pangalan mo for the sake of isang politiko na alam mong tarantado. Nagigets nyo? Hindi ko gagawin yun. Bakit? Eh yung tarantado na yun, after how many years, mawawala na yun. Ikaw, dire-diretso pa yung trabaho mo bilang vlogger. So pag nasira na yung credibility ko, katulad ni Bobong Lipunan, sirang-sira na. Katulad ni Ninyo. Magtitiwala ka pa ba ganun sa talon-talon na ganun ng ganun? Yung pupuri kay Pangulong Duterte, tas biglang sisiraan, biglang nga. Paniniwalaan mo pa ba yung ganun?
Hindi mo na paniniwalaan yun eh. Pera-pera yun. Alam na alam mo na galawan. Katulad ni Cass Janet. Di ba? Dati, kakamping-kakampi si Sara Duterte. Unitae. Ngayon, kulang na lang. Bastusin talaga ng harap-harapan si Sara Duterte. Di ba ho? Ikakatiwala mo ba yung ganong klase? Na pananaw mo sa isang vlogger na walang kredibilidad? Di ba? Oh, nagte-text na si ano? Si Ivana. Tama na yan, tulog na tayo. Ay nako. Anyway, maraming salamat po. Pero bago po yan, eto may tanong ako sa inyo. Eto na yun, eto na pinaka ano. Kung kayo ho ba ay nabudol? Yan. The next performance will start momentarily.